Yung po, gagawa tayo ng chicken katsu. Ano, Japan food po ito. So, ito po yung breast ng chicken. Tapos, hiniwa ko po yan. Hinislice ko po yan. Tapos, inas na natin ng asin. Tapos, pepper din po para, bakit? Para po matanggal po yung lansa niya. So, ayan. Tapos, papatungan natin yung isa pa. Ganyan, para malagyan din ng lasa. Ayan. Kasi po, pag makapal siya, hindi nyo siya piprito yung loob. So, dapat manipis lang siya. Maas na uli natin siya ng asin and pepper uli. Mawala lansa niyan, yung lasang lansa. Tapos, yan uli. Madali lang. Ganyan. Ayan. Ganyan po ang pag, pa hindi na kayo nagbabaliktad. Di ba masyadong hassle yung pabaliktad-baliktad tapos asnan, di ba? Ayan. Tapos set aside natin yan. Siyempre, andito na po yung aking breadcrumbs. Ready ko na yan. Gawa muna po tayo ng sauce ng chicken katsu. So, ayan po siya. Gagawa po tayo ng cream cheese. 1 tablespoon lang po siya. 1 tablespoon. Ayan, 1 tablespoon lang. Yan siya. Kailangan mo po kayong cream cheese, huwag niyong lagyan. Next, magsusunod tayo ng, maglalagay tayo syempre ng mayonnaise. Ayan, mayonnaise. Kahit anong mayonnaise, okay yan. At ang mustard po, 1 tablespoon po. Pero ako dinadamihan ko siya ng mustard eh. Natin ang salt. Hindi ako lagi nawawala ng salt. Lalagyan din ko natin siya ng pepper. Ayan. Mimix na natin siya. Mix. Alam niyo bang kaya ko lang nakita yan dahil sa mga kinakainan namin restaurant. Kaya ko alam ng ganyan yung ano nila. Eh, ginaya ko. Ayan. So, kasi po, maganda yung cheese na may buo-buo ng konti para nakita niyo yung cheese na yan. Hindi ko yan dinudurog eh. Diba? Ganyan lang siya, oh. Para meron tayong nalalasahan cheese mamaya pagkain namin. Ayan. Makikita niyo po yun mamaya ang table setting ko. Pag na-mix na natin siya, lagyan natin ng sugar. Para lang mag... Lagyan na natin siya sa... kasi yan nga yung sausawan mamaya. So, ganyan. Dalawa kaming kakain. Ganyan siya. Ayan. Maganda rin talaga meron pa yung gantong spatula eh. Kasi nalilinis natin yung gusto natin malinis. Ayan, ganyan. Diba? Super, sa akin to. Helpful sa akin to eh. Yung maliliit na spatula. Ayan. Mahilig kasi ako mag-simot. So, ayan na yung sauce natin ng chicken katsu. Ready na natin ang ating pangmantika. Ito pa malinis. Ayan. Ayan na po yung flour natin. Ayan na po yung breadcrumbs. Tapos, ito po yung ating babatihan ng egg. 1 egg lang muna po. So, ayan. Babatihan natin yung egg. Ito po yung kawali kong pang mantika na pang aburaage. Diyan po ako nagpipito ng mga lubog. Trivia ko lang sa inyo yung kawali ko na yan. Napakatagal na sa akin. Next na natin ang ating ilalagay muna natin siya sa egg. Ayan. Kitang-kita nyo naman na nilagay ko sa egg. And lagay sa flour. Lagay natin sa flour. Tapos lagay uli sa egg. Balik-balik lang eh, no? Tapos lagay na natin sa breadcrumbs. Ayan. Lagay na natin siya sa breadcrumbs. Ayan siya. Malaki siya. Pero manipis siya. Ayan. So, next naman, lagay natin sa mantika.
Ang hirap mag-vlog pala pag... Ayan. Diba? Ang hirap mag-picture-picture. Gagawa tayo ng salad. Ayan, gusto ko kasi maraming salad. Favorite ko rin po kasi ang curry. Ayan. Masarap yung may curry. At syempre, lagyan natin siya ng carrots. Lahat po yan fresh, syempre. Fresh yan lahat. Ayan, may broccoli siya. Lagyan natin yung broccoli. At para maiba, lalagyan natin siya ng avocado. Ayan. Ganyan siya. Para ma-highlight yung avocado. Sa kanya, tatlong avocado lang. Sa akin, apat. Ayan. Dapat apat sa akin. Ayan. Kanya, tatlo lang. Yan na yung salad natin. So, lalagyan ko na po ng dressing na sisa. Nangangoy na natin ang ating chicken casserole. So, hanggang dyan lang ang laki niya. Ang laki, diba? Kaya hindi ko siya hiniwa eh. Para ganyan ang ano niya. Ayan siya. Okay. Meron kaming chicken cuts. Ayan, ano ha? Ano yan? Homemade ko kaya yung pagod ako dyan. Meron kaming spicy pepperoncini. Meron kaming chicken cuts. Ayan, ano ha? Ano yan? Homemade ko kaya yung sauce na yan. Siyempre, ayan yung isasaw-saw namin sa steak. Ano yung isasaw-saw namin sa steak?